Thank you to you, Jerry. Una sa lahat, nais ko pong batiin si Ate Virgie sa kanyang kaarawan. May God bless you on your special day. May God pour out His blessings upon you. To you, Jerry, belated, tama ba yan? Belated happy birthday last Sunday. Eh, kaso, Father's Day yun eh, no? Father's Day, so busy ang lahat at, during that day. But anyway, happy birthday and belated happy birthday. And sa muli, praise the Lord na nagba-Bible study tayo ngayon. So, without further ado, punta na tayo sa ating pag-aaralan ngayong hapon na ito, no? Makikita ito sa 1 John chapter 5. 1 John chapter 5. Pakibasa na lang tayo from verse 18 up to verse 21 ng 1 John chapter 5. 1 John chapter 5 verse 18. Alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Kapagkat iniingatan sila ni Jesucristo at hindi sila maaaring anhin ng Diablo. Alam natin tayo anak ng Diyos at ang buong sanglibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. At nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at binigyan na tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Last verse. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. So, salamat to you, Jerry. Itong ating pag-aaral ngayong hapon na ito ay isang pagpapatuloy ng ating pinag-aralan noong nakaraang 2 Sundays ago, no? So, ito ay tungkol sa assurance of salvation. Sabi ko noon, nais ko sanang sagutin ang at least dalawang tanong, ano? Una, ang kaligtasan ba ay nawawala? Ikalawa, paano naman kung ang Christian ay nagkakasala, no? Anong pagkakaiba niya? Ibig bang sabihin aabusuhin niya ang kagandahang loob ng Diyos sa kanya dahil siya ay ligtas na at ang kaligtasan niya ay hindi nawawala? Ibig bang sabihin niyan ay magpapatuloy na lang siya sa kasalanan? So, ang kasagutan sa mga tanong na yan ay makikita natin dito sa talatang pag-aaralan natin. Kung kaya, ang nais kong gawin ngayong hapon na ito, isang bersikulo lang po ang ating pag-aaralan muna. Kasi dito sa verse 18, makikita na natin ang kasagutan sa dalawang tanong na yan. Although, last 2 Sundays ago, nasagot na rin natin, no, a bit. Sabi natin, ang isang dahilan kung bakit tayo ay may buhay na walang hanggan, na hindi nawawala, ay dahil si Kristo na siyang buhay na walang hanggan ay nananahan sa ating puso at siya ay nangako na siya ay kailanman ay hindi nalilisan. At dahil siya ay nasa atin at hindi na siya aalis, ibig sabihin hindi na rin mawawala ang buhay na walang hanggan na nasa kanya at ngayon ay nasa atin dahil siya ay nasa atin. Naninirahan o nananahan sa atin. So, basahin ko ulit itong verse 18. Sabi dito, we know that everyone who has been born of God does not keep on sinning. But he who was born of God protects him and the evil one does not touch him. So, una sa lahat, atin munang unawain kung sino itong ipinanganak ng Diyos. Sino itong tinutukoy ni Juan na mga born of God? Siyempre, ang kasagutan niyan ay makikita mo
sa verse 1 ng chapter 5. Napag-aralan na natin ito eh. So, kung pupuntahan natin, excuse me, no? So, dali lang. Kung pupuntahan natin ang verse 1 ng chapter 5, ito po ang nakalagay. Everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God. So, sabi dito sa verse 1 ng chapter 5, yung mga nananampalataya kay Kristo, yung tumanggap sa Kanya, naniwala sa Kanya bilang kanilang personal na tagapagligtas at Panginoon, sila yung mga born of God. At ano ngayon kung born of God sila? Ano ngayon ang kanilang katangian? At ang sabi dito sa binasa natin, hindi siya nagpapatuloy sa kasalanan. Napaka-importante po nito. Dahil tayo ay tumanggap sa kay Kristo at siya ay nananahan na sa atin, binigyan niya tayo ng banal na espiritu at tayo ay binago niya na, tayo ay mga new creatures in Christ, binigyan niya tayo ng kapangyarihan upang tayo ay hindi magpatuloy sa kasalanan. Ibig sabihin, iba talaga ang tunay na Christian. Hindi na siya tulad nung dati. Meron na siyang bagong buhay, meron na siyang bagong puso, at meron na siyang kapangyarihan mula sa Diyos na hindi magpatuloy sa kasalanan. Ngayon, ibig bang sabihin nito na hindi na siya magkakasala? Hindi. Siya, ibig sabihin na hindi na siya magkakasala. Nagkakasala pa rin kahit tunay na Christian siya, nagkakasala pa rin siya, pero hindi siya nagpapatuloy sa kasalanan niya. Ipapaliwanag ko po yun. Una sa lahat, alamin natin kung talagang ang tunay na Christian ay nagkakasala pa rin. At ito ang sagot ng 1 John chapter 1, verse 8 and 10. Basahin po natin. Sabi dyan sa verse 8, if we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Kung sasabihin natin na tayo ay wala ng kasalanan, eh niloloko lang natin ang ating sarili. Kasi alam naman po natin, kahit sa personal experience na lang natin, na kahit natanggap na natin si Kristo Jesus, eh nagkakasala pa rin tayo. In fact, sabi naman dito sa verse 10 ng chapter 1 ng 1 John, if we say we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us. Kung sasabihin natin na dahil Christian na tayo, hindi na tayo magkakasala magpakailan pa man, eh ginagawa nating tawag dito liar o sinungaling ang Diyos. At ibig sabihin, ang kanyang salita ay wala sa atin. Kasi ang Biblia ay nagtuturo na kahit ikaw ay ligtas na, kahit ikaw ay binago na ng Panginoon, hindi naman ibig sabihin na kaagad-agad ikaw ay magiging perfect. Nagkakasala pa rin ang isang tunay na Christian. So natanggap mo na nga si Kristo Jesus, naniwala ka at sumampalataya sa Kanya, pero posible pa rin para sa tunay na Christian na magkasala. But praise the Lord, ang kanyang pangako ay ito. Kung ating ikukumpisa o kung ating aaminin sa Diyos ang ating mga kasalanan, siya naman ay tapat sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan at sa paglilinis sa atin. Yun naman ang pangako niya. Pero yun lang naman ang punto para huwag tayong malito na gusto kong bigyan ng diin. Kahit ang Christian ay talagang ligtas at ang kanyang kaligtasan ay hindi nawawala, nagkakasala pa rin siya, posible pa rin. Pero kung siya ay lalapit sa Panginoon, hihingi ng kapatawaran, tapat naman ang Panginoon sa pagpapatawad sa kanya. 'Yon ang pangako ng Diyos sa 1 John chapter 1 verse 9. So balikan na natin itong verse 18. So ang sabi sa verse 18 sa chapter 5 ng 1 John, okay, ang ipinanganak ng Diyos, ang tunay na Christian, ay nagkakasala, pero hindi siya nagpapaiwan
o nagpapatuloy sa kanyang kasalanan. Anong ibig sabihin nito? Ilang beses ko na po itong pinaliwanag. Ang ibig pong sabihin nito, ang kaibahan ng Christian ay ito. Na lumalaban siya sa kasalanan. Minsan nagwawagi siya, minsan nadadapa siya. Pero hindi siya nananatiling nakadapa. Hindi siya nananatiling tumba. Bumabangon siya, patuloy siyang nananalig sa Diyos, at bumabalik siya sa Panginoon, and he will continue fighting. Patuloy ang laban. Kasi ito namang habang buhay na paglalaban itong Christian life eh. Ang tawag dito, it is a good fight. Kaya kung babasahin mo itong kuano, Micah chapter 7 verse 8. Ito ang sabi ng Bible, no? Rejoice not over me, O my enemy. When I fall, I shall rise. Huwag kang magalak sa akin, Satanas, kaaway ko, huwag kang matuwa kung ako man ay mahulog, matumba, madapa. Kasi kahit ako'y madapa, ako'y babangon pa rin. Yun ang kaibahan ng Christian. Siya ay nagsisisi sa kanyang kasalanan at patuloy pa rin siya sa pagsilbi ng Panginoon. Kaya maganda itong 1 Samuel 12:20. Babasahin ko pa itong 1 Samuel 12:20. Sabi po dito, sabi ni Samuel sa mga sa Israel, huwag kang matakot kahit ikaw ay nagkasala, huwag mong iwanan ang pagsilbi sa Panginoon, ang pagsunod sa Panginoon. Pero patuloy mong serbisyuhan, silbihan ang Panginoon ng buong puso mo. Kaya napakaganda nito eh. Sabi niya, sa English, do not be afraid. You have done all this evil, yet do not turn aside from following the Lord, but serve the Lord with all your heart. Mali yung attitude ng iba na dahil nagkasala sila, sabi nila sa kanilang sarili, nabasa na ako, maliligo na lang ako. Ipagpapatuloy ko na ang paggawa ng kasalanan. Mali yun. Kung nagkasala ka, kung nadapa ka, anong dapat mong gawin? Bumangon ka at bumalik ka sa Panginoon. Yun ang kaibahan ng talagang tunay na mananampalataya sa kay Kristo Jesus. So, uulitin ko para talagang ito'y pumasok sa ating mga puso. Ito ang sabi ng Biblia, huwag kang matakot kahit na nagkasala ka muli, kahit na nagawa mo itong masamang bagay na ito. Basta ang importante, huwag mong iiwanan ang pagsilbi sa Panginoon. Patuloy sa pagsilbi. Napakaliwanag po ang sabi dito. Yet, do not turn aside from following the Lord, but serve the Lord. Serve the Lord with all your heart. Yun po ang turo ng Biblia. Alam naman ng Diyos na tayo ay nagkakasala pa rin, nadadapa minsan. Pero ang importante, huwag tayong mag-give up. Patuloy ang laban. Patuloy ang fight, the good fight. Do not turn aside from following the Lord, but serve the Lord with all your heart. So yun po, ang ibig sabihin na he does not keep on sinning. Hindi siya nagpapaiwan sa kanyang kasalanan. Babangon at babangon pa rin at babalik pa rin siya sa Panginoon. Pero baka magtanong kayo, ano ang kasiguraduhan natin na siya ay babangon muli? Ano ang kasiguraduhan natin na ang tunay na anak ng Diyos ay magpapatuloy, hindi magpapaiwan sa kanyang kasalanan? At ang ating confidence, ang ating kasiguraduhan kung bakit tayo ay naniniwala na ang isang tunay na Christian ay babangon at babangon pa rin at babalik pa rin sa Panginoon ay itong pangako ng Biblia. Dahil ang ipinanganak ng Diyos, ibig sabihin si Kristo na ito. Dahil si Kristo Jesus, he who was born of God, protects him. Iniingatan siya ni Hesukristo mismo. Kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, itong paglalaban sa kasalanan
Hindi ikaw nag-iisa sa paglaban mo sa kasalanan. Kasama mo ang Panginoong Hesus at si Jesucristo ang siyang nag-iingat sa iyo. At dahil diyan, the evil one does not touch him. Hindi ka maaagaw ni Satanas magpakailanman mula sa Diyos. Okay, hindi pwedeng maagaw ng Diablo ang kaligtasang ibinigay sa iyo ng Panginoon. So, atin munang unawain kung anong ibig sabihin nitong pag-iingat ni Kristo Jesus sa atin. Uulitin ko po ang argumento. Ha? Ang argumento po natin ay ito. Tayo ay may kasiguraduhan, tayo ay may certainty na kung ikaw ay tunay na nanampalataya sa kay Kristo, kahit minsan tayo ay madapa, babangon pa rin tayo at hindi tayo magpapatuloy sa ating kasalanan, hindi tayo magpapaiwan dyan. Talagang babangon at lalaban hanggang sa bandang huli, pagdating ni Kristo Jesus, talagang ang ating pagwagi ay tuloy-tuluyan na. Talagang absolute, complete na, kompleto na ang ating panalo sa kay Kristo Jesus. Okay, bakit, anong ibig sabihin nitong iniingatan tayo ni Kristo Jesus? Ito ang kanyang paliwanag sa John 17:9-12. Okay. Itong John chapter 17, ito yung prayer ng Panginoon para sa kanyang mga disipulo. Kasaman tayo dyan, no? Lahat ng kanyang mga tupa. Si Jesus Christ ay nagdasal o nanalangin para sa atin. At ito ang kanyang panalangin. Okay. Medyo mahaba ito. Idederechuhin ko na lang i-Tagalog, ano? Okay. I am praying for them. I am... Okay. Ako ay nananalangin para sa kanila. Hindi ako nananalangin para sa mundo, kundi para sa kanila, sa kanilang ibinigay mo sa akin, dahil sila ay pag-aari mo, Ama ko. All mine are yours and yours are mine. I am glorified in them. Okay. Verse 11 na tayo. Wala na ako sa mundo, pero narin pa rin sila sa mundo. At ako naman ay babalik na sa iyo, aking Ama. Kung kaya, ang panalangin ko, ingatan mo po sila. Lahat ng ibinigay mo sa akin upang sila ay maging isa, katulad na tayo ay isa, habang ako ay kasama nila, iningatan ko sila dahil sila ibinigay mo sa akin. Talagang iningatan ko sila at walang kahit isa sa kanila ang nawala. Lahat sila ay naligtas. Maliban sa anak ng... Ano bang distraction? Ano bang distraction sa... Sa Tagalog. Sa Tagalog. Anong ibig sabihin itong distraction? Pagkawasak. Oh. Si Judas ang ibig sabihin niyan, ha? Sabi diyan, walang nawala sa kanila maliban sa kay Judas. Pero si Judas naman ay hindi naman tunay na anak ng Diyos eh. Kasi ang tawag sa kanya, son of destruction. So, ibig sabihin, yung talagang mga tunay na anak ng Diyos, tunay na sumampalataya kay Kristo, dahil iningatan sila ng Panginoon, dahil nanalangin ang Panginoon para sa kanila, hindi sila nawala. Ngayon, ito po ay napaka-importanteng punto. Pinag-uusapan po natin dito ang proteksyon na ibinibigay ng Diyos ni Kristo Jesus sa mga anak ng Diyos, kung kaya hindi nawawala ang kanilang kaligtasan. Pag-isipan po natin itong mabuti. Ito po ang kasiguraduhan at dahilan kung bakit ang ating kaligtasan ay hindi mawawala. Dahil patuloy ang Panginoon sa pagdasal, sa pananalangin para sa atin upang tayo'y maingatan ng kanyang Ama. Ang ibig ko pong sabihin, kung tayo'y manalangin, pinapakinggan ng Ama. Di lalo na yung panalangin ng anak, nakuha niyo po ang punto ko? Di ba tayo, hindi nga tayo si Kristo Jesus, pero tayo'y mga anak ng Ama. Kung tayo'y manalangin,
pinapakinggan tayo ng Panginoon at ibinibigay ng Panginoon ang ating hinihiling mula sa Kanya. Di lalo na yung panalangin ng Kanyang nag-iisang bugtong na anak na si Kristo Jesus. Eh ito po'y panalangin ni Kristo Jesus mismo sa Kanyang Ama. Ang Kanyang panalangin ay ganito, Ama, ingatan mo po sila upang sila'y maging isa at upang sila'y hindi mawala. So, kita nyo, so, ang tanong ko po sa inyo, ito ay isang argumento, pero pag-isipan nyo, kung si Kristo Jesus na mismo ang nananalangin para sa atin na tayo'y ingatan at hindi mawala, ano ang gagawin ng Ama? Anong gagawin? Papakinggan niya ba ang hiling ng Kanyang anak o hindi niya papakinggan? Siyempre, papakinggan niya ang hiling ng Kanyang nag-iisang bugtong na anak. At ibig sabihin, dahil ang anak mismo ang naghiling at ang Ama ay tuwang-tuwa sa Kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus, yung hinihiling ng anak ay talagang matutupad. Walang mawawala sa mga tupa, sa mga anak, mga tunay na anak ng Diyos, walang mawawala. Kung kaya, mababasa po natin dito sa ibang mga bersikulo. Basahin po natin, for example, itong tawag dito, John chapter 10, 27 to 29, ha? Kita niyo po sa screen? Oo. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. I give them eternal life. They will never perish. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Hindi kailanman hindi sila mawawala. Walang pwedeng umagaw sa kanila mula sa aking kamay. Pero hindi lang yan. Yung aking Ama na siyang nagbigay sa akin, na siyang nagbigay sa akin, sila'y binigay ng aking Ama sa akin. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat at walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. Ibig sabihin, hinahawakan tayo ni Kristo, hinahawakan pa tayo ng Ama, ang anak at ang Ama ang nag-iingat sa atin. Paano tayo mawawala? Nanalangin ang anak, pinakinggan ng Ama, tinabunan tayo ng kamay ng anak, hinawakan rin tayo ng kamay ng Ama na siyang makapangyarihan sa lahat. Sinong makakaagaw sa atin? Okay. Yun. Magbibigay ako ng isang ehemplo. Itong nangyari sa kay Juan, itong nangyari sa kay Pedro. Okay? Iniingatan tayo ng anak, iniingatan tayo ng Ama kung kaya ang kaligtasan natin ay hindi mawawala. Yan ang nangyari kay Pedro at yan din ang nangyayari sa atin. Ito ang nangyari kay Pedro. Sabi ng Panginoon, natatandaan nyo bago ipinako sa cross si ang ating Panginoon, kanyang tawag dito, winarningan niya si Peter na si Peter ay magde-deny sa kanya. Sabi ng ating Panginoon sa kay Pedro, ha? Basahin ko. Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you that he might sift you like wheat. Ha? Ito medyo malalim ito, medyo mahirapan ako sa pagpapaliwanag nito. Pero tingnan mo ang sabi dito sa verse 32. Ito'y napakahalaga. But I have prayed for you that your faith may not fail. And when you have turned again, strengthen your brothers. Ibig sabihin, sabi ng ating Panginoon, Simon, humingi si Satanas ng permiso na ikaw ay tawag dito, tuksuhin niya. Subalit ako'y nanalangin para sa iyo upang ang pananampalataya mo ay hindi mawala. At sa pagbabalik mo, napaka-importanteng punto ito, si Kristo mismo,
ay sigurado na babalik si Pedro. Alam ng Panginoon na magkakasala si Pedro. Pero sigurado ang Panginoon na kahit siya'y madadapa, babangon si Pedro at babalik sa Panginoon. Paano na sigurado ng Panginoon yun? Paano na sigurado ni Kristo na yan ang mangyayari? Ang sagot, dahil ako ay nananangin para sa iyo. Yun ang punto ko kanina sa John chapter 17 eh. Nanalangin si Kristo Jesus at yung panalangin ni Kristo Jesus ay napakapangyarihang, napaka, it is a very powerful prayer. Medyo, sorry lang ha, medyo hindi umaandar ngayon ang kaisipan ko sa Tagalog. So, ewan ko na medyo kulang ngayon ang vocabulary ko sa Tagalog. Pero ang point is, Jesus Christ prayed. When Jesus Christ prays, it is powerful. It cannot be denied. Hindi pwedeng hindi ibibigay ng Ama yung hinihiling ng anak. Eh kung atin nga, kung tayo nga mismo, pinagbibigyan tayo ng Diyos Ama, di lalo na kung si Kristo Jesus ang mananalangin. Eh ano po ba ang panalangin ng Panginoon? Panginoon, Ama ko, ang panalangin ko ay ingatan mo sila upang wala kahit sa kanila ang mawala, kundi lahat sila ay magkakaisa. Kaya imposible para sa mga tunay na anak ng Diyos na sumampalataya sa Kanya, imposibleng mawala ang kaligtasan nila. Nanalangin ang Panginoon para sa atin. At yun ang nangyari kay Pedro. Siya'y nadapa, pero sigurado ang Panginoon. No? Sinabi niya na dito, when you have turned again, sa oras ng pagbabalik mo, sigurado ang Panginoon na babalik si Pedro. When you have turned again, strengthen your brothers. Okay, dito na tayo magtatapos sa Hebrews 7.25. Alam nyo ba na kahit ngayon, sa langit, si Kristo'y patuloy na nananalangin para sa atin? Aba, medyo nakakagulat yan. Diba, si Kristo Jesus ay nabuhay muli at siya ngayon ay nasa langit? Anong ginagawa niya sa langit? Itong sabi ng Bible, Hebrews 7.25. Kung kaya, maililigtas niya hanggang sa pinakadulo ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Bakit? Bakit sinabi ng Panginoon, bakit sinabi ng Biblia na yung lumalapit sumasampalataya kay Kristo ay talagang maliligtas? Yun ang ibig sabihin ng save to the uttermost. Nabasa niyo po yan sa English? He is able to save to the uttermost. Ang mga taong niligtas niya ay mananatiling ligtas dahil ang kaligtasan na ginawa ng Panginoon para sa kanya ay sa kanila ay salvation to the uttermost, kung sa English pa. Kung sa Tagalog, kaligtasan hanggang sa pinakadulo. Hindi pwedeng kaligtasan hanggang sa gitna lang. Kaligtasan hanggang sa dulong dulo. Ibig sabihin, hindi mawawala. Kasi kaligtasan hanggang sa dulo-dulo. Pero ano ang dahilan bakit sinabi ito ng Biblia? So kita nyo naman sa screen, no? Babasahin ko. Consequently, He is able to save to the uttermost those who draw near through Him. Ito na. Since He always lives to make intercession for them. Ito ay isang very powerful verse. Konti lang siguro ang nakakaalam nitong bersikulong ito. Pero ang sabi dito, ang ating tagapagligtas na si Kristo Jesus ay buhay ngayon sa langit. Hindi na siya mamamatay, di ba? Siya'y buhay. Anong ginagawa niya sa langit? Patuloy ang kanyang pagpapanalangin para sa atin. Katulad ng ginawa niya para kay Pedro. Pedro, ikaw ay tutuksuhin ni Satanas. Pero huwag kang matakot. Ako ay nanalangin para sa iyo. At hindi mawawala ang pananampalataya mo. Hindi mawawala ang kaligtasan mo. Siguradong babalik ka. Bakit? Ako'y nanalangin para sa iyo. Siyempre, papakinggan niya ng Ama. Eh, anong ginagawa niya ngayon sa langit? Ako ay buhay. Nasa langit ako, buhay ako. Anong ginagawa ko? Anya ng Panginoon? Ako'y patuloy ang hirap ni Tagalog. I am continuing to pray for all of you, my children, so that your faith might not fail.
in the same way that I prayed for Peter, I am praying for all of you. Kung ano yung panalangin ng Diyos para sa mga disipulo, para sa kay Pedro, patuloy ang Panginoon sa langit. He is praying for us. Ito ang dahilan kung bakit ako ay may confidence na hindi mawawala ang kaligtasan ko. Ito ang dahilan kung bakit kahit ako'y nadapa, sinusunod ko pa rin ang sabi ng Biblia, huwag kang titigil sa pagsunod sa Panginoon at sa pagsilbi sa Kanya kahit na nadapa ka. Bakit? Dahil sa pangakong ito. Patuloy ang Panginoon na manalangin. He continues to pray for me so that my faith might not fail and so that I will be able to return. Kung hindi mismo ang Diyos, ang si Kristo ang mananalangin para sa akin, eh talo na, wala na. Pero itong pangako niya eh, napakaganda eh. Siya ay nabubuhay. Patuloy na nabubuhay ang Panginoon sa langit upang manalangin para sa atin, para ang ating kaligtasan ay hindi mawala, upang ang ating pananampalataya ay hindi manghina at upang tayo ay magpapatuloy sa Kanya. Yan ang dahilan, ang isa pang dahilan kung bakit ang kaligtasan ay hindi nawawala. Bakit? Kasi ang Panginoon ay nananalangin patuloy hanggang ngayon sa langit. Nananalangin siya para sa atin upang ang pananampalataya natin ay hindi mawala. Yun. So hanggang doon lang. Sana naman ay nakuha natin ang punto at sana naman ay makapagbigay ito ng lakas sa ating puso. Grabe palang pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi lang pala na siya ay namatay sa krus, bayad sa ating kasalanan. Siya pala'y patuloy nananalangin para sa atin upang tayo'y ingatan sa mga assaults, sa mga atake ni Satanas. Yun lang po ang ating Bible study. God bless you. Sana naman ay pumasok ito sa ating puso.